pour aller. Sige, hindi. Lang. Hi guys! Nandito tayo sa Tukalin, Lopez, Quezon. Kung nakikita nyo itong kalaparang ito. Yan, ito guys ay 4 hectares na citronella grass. Kasama natin ngayon si Sir Muslim. Isa siyang, Sir kayo, ano-ano ang papel nyo dito sa citronella or dito sa Aldawa Producers Cooperative, Sir? Sa ngayon po, ako po ang kumbaga, overall supervisor dito sa farm. Ako po yung nagtitrain no, sa mga aplikante na mga na gagawin namin supervisor. Tuturo ko sa kanila kung ano yung mga dapat nilang gawin dito sa citronellahan. So guys, si Sir ay isa ring dating OFW. Actually, si Sir ay hindi naman talaga tubong Quezon. Siya ay from Nueva Ecija. So, si Sir Ibrahim ay siya yung chairman ng Aldawa Producers Cooperative at itinatag ito noong 2017 pa. At kaya nakakatuwa, imagine niyo talaga, si Sir sa OFW, nakilala si Sir Ibrahim sa saan bansa, Sir? Daman po, sa Saudi Arabia. Sa Saudi Arabia, kaya naman nung itayo ni Sir Ibrahim ang Aldawa Producers Cooperative, naging member si Sir. So, siya is overall supervisor dito or coordinator. Opo. And then at the same time, siya po ay isa ring member. Okay? So, 2017 itinalaga or sinimulan. Okay? Pero nung 2020 lang nagsimula talagang mag-produce ng essential oil. Okay? So, gaano naman sir naka-apekto ang siyempre yung pandemic? Actually, malaking epekto po sa amin yung pandemic. Nahirapan po kami gawa nung umpisa po, yung itong distillery, nagbubuo na po kami. Hindi kami makalabas para mamili ng materyales. Tapos, yung mga tao, hindi rin po makagalaw. Kaya, nahirapan din po kami gawa nung pandemic. Kaya po kami medyo, kumbaga, na-delay po yung trabaho yung time nung kasagsagan ng pandemic. So, kamusta ang market? Kamusta ang income? Sa ngayon po, okay naman po ang marketing niya. Marami na po din kami mga prospect ng mga malalaking kumpanya. Hopefully, siguro by the end of this year, pwede na kaming makipag-negotiate ng buo sa mga kumpanya para kami na yung magsusupply sa kanila. Okay. Guys, yung kooperatiba, may mga member-member yan. Nag-share sila, bibigay sila ng certain amount. And then of course, meron kaya nga tinatawag na dividendo. Siyempre, pag kumita. Guys, itong lupang ito na 4 na hektarya, actually ito ay nirerentahan lang nila ng magkano sir, isang hektarya? Ito po, nakuha po namin ito, 40,000 per hectare. 40,000 per hectare, it means sa 4 na hektarya, is 160. Guys, hindi naman yan monthly but every year. Pero of course, kayang-kayang bayaran. Nakita ko, nakausap natin si ma'am doon sa office, talagang napakarami na distributors, napakaraming exclusive distributors, dealers, city distributors. Sa isang vlog natin, makikita natin, bibigyan namin kayo ng ideas kung paano ba gawin ang business. Kung nakikita natin guys, sir, yung tapat na yun yung nag-harvest. Okay? Guys, gustong-gusto kong puntahan yung nag-harvest. Kaya lang, naaawa ako kay Sir Muslim dahil hindi na daw niya kayang makakiyat doon sa mataas na yun. Kung ako, kayang-kaya ko eh. Sir, may nakatawa na. Pinaligtad lang natin. So guys, yun, nag-harvest sila. So, sir, itong nakita natin, itong katabi kong ito, okay, kailan ito pwedeng i-harvest? Sa ngayon po, pwede na po yan kasi at least 4 months kailangan makapag-umpisa na po tayo ng harvest. Kasi pagka po nag-edad pa po siya na lumagpas siya ng hanggang 7 months, iba na yung katas niya. Yung oil niya po hihina na. O, konti na. Opo. So, 4 months hanggang 6 months. 6 months pwede pa. Pero pinakamaganda po talaga, doon tayo sa 4 months lang. 4 months. So, guys, meron silang nire-require kung gusto nating maging farm partner. Katulad nila, ang nire-require nila ay 4 hectares. Sir, bakit 4 hectares? Kasi po, para po yung cycle po ng pag-harvest niya,
once na lumaki na yung citronella natin is everyday po. Hmm. Everyday po yung magiging... So everyday may kita? Niya. So everyday po, as a farm partner, everyday kikita. Galing, galing, kasi, galing. Mabilis ang pera. Oh. Opo. Everyday may harvest. Everyday po. Kaya po 4 hectare, i-divide natin. Every 1 hectare, i-divide natin siya kung ilan yung... Kung ilan po yung demand na kailangan lutuin niya yung araw na to. So yun po yung harvestin araw-araw. Halimbawa po na 10 tons ang kailangan araw-araw, yun po yung kailangan i-provide ng farm partners para yun po yung iluto. So ang isang ektarya parang pumapatak sir na everyday isang buwan na harvestin then i-distill, right? Tama po? Apo. So ibig sabihin talaga yung 4 ektarya mo every day may harvest, every day i-distilled, every day may kita. Kaya talagang tamang-tama yung 4 na ektarya dahil hindi ka mabibitin. Kasi nga kung ang iyo sir ay isang ektarya lang, hinarvest mo yun within 1 month, tigil ka, wala kang kita for 3 months. Napakagaling talagang, alam na alam talaga ni sir yung pinapaluwanag. Ito yung mga gusto kong makasama sa vlog. Talagang pati ako nagiging interesado sa negosyo. Sir, pagka-harvest na pagka-harvest nila. So yun, tulad din sir, may daladalang yun. Saan dadalhin yun? Doon po sa baba. Yung sa baba, yan. Kung nakikita nyo guys, yung bubong na yun, yan, doon dadalhin sa baba. Anong gagawin naman doon sir? Doon na po natin siya i-distill. I-distill, okay. I-distill na po, lulutuin na po siya doon for a... Gano'ng katagal naman sir? Mga 2 hours po. 2 hours? 2 hours or 2.5 hours, gano'n. Doon po siya, doon po ganun lang po kadali yung pagluluto. Narinig ko sir na according sa DOST apa, na yung sa Farm 2 na dinaanan namin kanina, yun yung pinakamalaking distillery sa buong Pilipinas. Nakaka-proud naman sir. Anong ideas about dun sa distillery? Yung buong distillery na yun, actually yun po yung pinaka-prototype namin na talagang lakas loob na sinubok namin na gumawa ng 10 tons. Kasi, 10 tons? Opo, 10 tons capacity. Pag sinabi natin 10 tons, 10,000 opo kilo, tama sir? Opo, ang mapuproduce? Yun po yung kaya niyang isa lang sa isang araw, okay. Ay sa isang luto, 10,000 per kilos luto na po. Opo, okay. Yung nandito natin na distillery sir, ilang tons naman yun? 1 po. 1, it means times 10 yung nandun, napakalaki. Opo. Oh, nakakahanga naman talaga, imagine niyo. So meron silang tinatawag na mga farm partner, meron na rin sa Batangas, tatlo na, may mga iba't ibang farm. Kayo, kaya kung interested kayo na maging farm partner, yung link, yung page nila, yung contact details nila, pwede nyo silang kontakin, pwede nyo rin kaming i-message, i-relay namin, pwede nyo kontakin sila. Kaya maganda, kung ako sa inyo, pwede nyo pasyalan yung Farm 1 dito sa Lopez Quezon para talagang actual na makikita niyo yung farm. So Sir Muslim, inyo ring makakausap at lahat ay may papaluwanag. Sir, ano ang inyong message sa mga tao na para pasukin yung gantong negosyo or para maging farm partner natin? Anong pwedeng sabihin mo sa kanila, sir? Siguro po, kung gusto niyo po talagang masasabing madaling kumita, malaki ang medyo siguro malaki ang puhunan investment malaki ang investment pero within 1 year guaranteed bawi kita pa dito na po kayo sa citronella. Try nyo po, napakaganda pong negosyo. Ang kagandahan pa po nun, alam naman po natin dito sa Pilipinas na napakadelikado ng dengue. Ito na po yung solusyon sa dengue, citronella oil at hydrosol. Ang hydrosol pang disinfect, citronella oil pang mosquito repellent. So ano pa, ligtas ka na sa dengue, kumikita ka pa. Kaya napakaganda rin guys yung citronella. Hindi ito katulad ng ibang pananim na pag tinamaan ng bagyo, apo, sira. Apo. Ito kaya maganda, ang kalaban lang daw nito yung baha. Kaya napakaganda kung ang ating lupa ay yung katulad nito na bundok-bundok. Yan. Kaya lamang, kawaawa nga yung mahina ang katawan sa pagkakiyat-akiyat at talagang mautas. Yan. So, napakaganda ng ating tinalakay. So, miyaw-miyaw na konti, sir. Doon naman tayo sa mismong distillery na harvest na, dinadala na doon. Then, kinakailangan mag-produce na ng essential oils. Lahat ay maunawaan natin doon. So, Sir Muslim, maraming salamat.
So sana yung mga nakapanood, yung mga link na na-share, yung page, yung contact details, yung exact address po, ilalagay natin sa link below. Pwede nyo silang contactin directly. So guys, kami talaga nagpakahirap, inakitaman yung bundok. Halos magkatumba-tumba na kami para lang kami ay makapag-share sa inyo para makatulong. Actually, noon pa gusto namin pumunta pero ngayon finally natuloy, siguradong bukas talagang hindi naman siguro ospital but baka kapagpahinga na maghapon. So sobrang pagod. So, yun lang guys mga kanegosyo, kasi sa kapamilya maraming maraming salamat sir. Baka may gusto kong batiin. Binabati ko po yung mga kamag-ana ko sa Nueva Ecija, Kabanatuan. Kamusta po kayong lahat? At saka sa mga brother nating mga Muslim, assalamu alaikum. Salamat ang marami. So mga kanegosyo, kasi sa kapamilya, sana po may natutunan kayo. Sana po itong negosyong ito ay makatulong sa inyong lahat. Yung gantong mga negosyo katulad ng Aldawa Producers Cooperative, nakikreate sila ng jobs. Dahil imagine, marami silang natutulungan. Actually, yun yata ang advocacy nyo. Ang pinaka-advocacy po talaga ng Aldawa is makatulong. So, tama. Hindi po namin hangad na kumita ng malaki. Basta ang goal po namin is makatulong. Tama. Salamat po ng marami. God bless, God bless, God bless. See you again in our next video. Bye-bye po, bye-bye po, bye-bye po.